ang mga bagay na pinagtutuunan mo ng atensyon ay lumalago. Magandang araw mga kapatid, ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa 10th kabanata ng Mateo, talata 7 hanggang 15. Hayaan niyong basahin ko ang ilang bahagi nito. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Umayo kayo at iparangal ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayo magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa kwentong ito, nagbigay ng isang mahalagang utos ang Panginoon. Sinabi niya, "Umayo kayo at iparangal ninyo na malapit nang maghari ang Diyos." Kasunod nito, ipinaalala ni Jesus ang kapangyarihan na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang magpagaling sa mga may sakit, ang bumuhay ng mga patay, at ang magpalayas ng mga demonyo. Pagkatapos, ay naghabilin na huwag silang magdala ng kahit anumang bagay para sa kanilang sarili, sapagkat ang Panginoon na ang bahala sa kanilang mga pangangailangan. Kamakailan, sa Michigan, isang bus driver na nagmamaneho ng isang bus na lulan ang mga estudyante ang nawalan ng malay habang nagmamaneho. Si Dillon Reeves, isa sa mga estudyante, ang lumapit sa driver's seat, unti-unting tinapakan ng preno hanggang tumigil ang bus. Walang nasaktan sa insidente. Sa CCTV ng bus, mapapansin si Dillon lamang ang lumapit sa driver. At sa isang panayam, ayon sa kanyang ama, si Dillon ay walang cellphone. Kaya sabi niya, "Ano pa ba ang gagawin mo kapag wala kang cellphone kundi ang magmasid sa iyong paligid, ang tumingin sa mga tao?" Ito ang dahilan kung bakit napansin niya na nawala ng malay ang driver at tinulungan ito. Kayo na lamang kahalaga sa Panginoon ang kanyang utos na ipamalita ang kanyang pagdating. Ang hamon ng Ebanghelyo, alisin ang mga agaw pansin at ituon ang atensyon sa misyon. Ipamahagi at ipangaral sa lahat ang pagmamahal ng Diyos. Simulan mo sa pag-share, pag-like ng video ito sa lahat ng inyong social media platforms upang sabay-sabay tayo at sama-sama maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. Pagpalain po tayo ng Panginoon.